Hi guys! Ako ay si Sir Ralph ng Accountancy Department and I'll be your virtual instructor para sa Cost Accounting. Ang videos na ito ay meant to help you understand the lesson prior to class. At the same time, ito ay meant to be taken in conjunction with the learning packets and materials na i-upload sa inyong LMS. So without further ado, start natin ang ating lesson sa Cost Accounting. So unahin natin sa concept ng cost. Monetary measure of resources used to obtain an objective. So kahit ano yung objective mo, may cost. If your objective is to sell a certain product, meron kang cost sa pagbibili ng stocks. Ang objective mo ay kunwari to manufacture a certain product or a certain service, then may cost ka in order to do that. Kapag ikaw naman ay si Superman at gusto mong iligtas yung mga tao, may gastos ka pa rin sa costume mo, sa hairdo mo, etc. So lahat ng bagay, may cost. And it's critical in cost accounting that you know how to account for these things. So, sa cost accounting, madalas ang usapan nare-revolve sa manufacturing setting. So, ang emphasis ay talagang nasa manufacturing. And so, therefore, kailangan you're familiar with the different types of manufacturing costs. At meron tayong tatlo. Direct material, direct labor, at overhead. Dapat memorize mo itong tatlo later on. So, direct material. Ito ay materials directly traceable to the product. So, kunwari, ikaw ay may-ari ng isang furniture shop, kung nagmamanufacture ng furniture, yung direct material ay yung wood tsaka yung steel. Ito yung mga bagay na materials na directly traceable in the sense na kitang-kita mo, pag titingnan mo, you can trace how much of that wood and steel nandun sa materials. It's clearly traceable. Direct labor naman is labor directly traceable to the product. So kapag ikaw ulit ay nasa manufacturing ng furniture, ang iyong mga karpintero at saka yung mga welder. So you can clearly trace ang sweldo nila, diretso nag-work to a certain batch or a certain piece of furniture. At you can trace the labor to a certain product. So direct labor. So yun yung mga dalawang bagay, direct material and direct labor, can be directly traceable to the product. Ang third na terminology naman na ginagamit ay ang term na overhead. Ito ay product cost that is indirect to manufacturing a product. Manufacturing cost pa rin, importante pa rin sa manufacturing, pero hindi mo diretsong matrace. So, kunwari, kuryente mo or renta ng paktorya mo. So, kung may kuryente ka kunwari, ginagamit mo yung ilaw na yan sa buong factory, hindi mo na matetrace magkano sa ilaw ang mapupunta sa itong batch ng furniture na to o itong ibang klaseng furniture na to. So, they are manufacturing costs but cannot be easily or directly traced to a certain product. Overhead. It includes indirect materials and indirect labor. So, pwede pa rin siyang materials, pwede pa rin siyang labor, pero indirect siya. In the sense na, kunwari ng indirect material is, an example would be glue or adhesive. Sa furniture shop mo, may hirang kang binili na isang katutak na glue para i-glue yung mga small parts sa yung furniture. Ginamit mo sa lahat ng batches ng furniture yung glue na yun. Materialis nga, nandun ngayon, pero itetrace mo pa kung ilang milliliters ng glue na pupunta sa chair na yun. No? So, hindi na yun practicable. So, you cannot trace these materials practicably to the different products. So, indirect materials. And therefore, overhead na yun. Kasi indirect. Indirect labor naman, again, this can be laborers. This can be labor. Kunwari, ang production supervisor, ang factory supervisor, sweldo niya. Yes, labor. Kasi syempre, tao yun. Pero, hindi mo matretrace kasi sa sweldo niya, sinusupervise niya lahat ng batches ng furniture. Hindi mo na matrace magkano sa sweldo niya mapupunta sa batch na to or sa furniture na to. So, indirect labor. Once again, no? Overhead is indirect measures or costs in manufacturing product that you cannot directly trace. So, these three terminologies are crucial and balik-balik yan sa lahat ng accounting subject. Materials, labor, overhead. Praktisan nga natin para sige, tingnan natin. The following manufacturing items are or for a construction company working on several custom homes. So, construction of homes. So, may four items tayo dito. Ang instruction natin is to classify as direct material, direct labor, or overhead. So, yan. Unang item natin ay lumber. So, sa construction ito ng homes. So, ano to?
titignan mo yun sa definition. Is it material that is directly traceable to the product? Yes, matitrace yung lumber sa particular home. So, yung una ay direct material. Second, workers building the house frame. So, tingnan natin yan. Is it material that is directly traceable to the product? No, hindi. It is labor that is directly traceable to the product. Yes, so yan ay direct labor. Susunod, depreciation of construction equipment. Tingnan natin kung which is which. Is it material directly traceable to the product? Hindi. Is it labor that is directly traceable to the product? Hindi din. So, pag hindi yun, halata overhead. Kasi indirect na siya. So, ito ay magiging overhead. Itong cost na to, yung depreciation ng equipment. Supervisor responsible for 10 homes. Materials traceable to the product? No. Labor traceable to the product? Hindi mo ma-attribute, kunting tricky, hindi mo ma-attribute yung supervisor na to a particular home. So, therefore, lumalabas siya as indirect, and therefore, indirect labor, ito ay overhead. So, yun are certain examples. Okay? Make sure to be, pag-practice natin, sooner or later, you'll be familiar with them. The next classification that you have to be familiar with is the classification not in terms of type, but rather in terms of behavior. How do you classify the cost in terms of behavior? And the possibility then, a cost can be a variable, fixed, mixed, or step, depending on how it behaves. Yan natin ang example, yung una ay variable cost. A cost that increases as level of activity increases. Example yan, direct material. So, kapag marami ang produktong ginagawa mo, itong cost na to, tumataas din kasi mas maraming materials na kailangan mo. So, this kind of cost is variable. The more you make, the more expensive it gets kasi the more materials you need. Fixed cost, cost that remains the same as level of activity increases. These are costs, example ay rent. So, in that particular case, kahit anong gawin mo, kahit na sobrang daming ma-produce or sobrang kunti, yung renta na sisingilin sa'yo ng tenant mo, pareho lang. So, in that particular case, the activity level doesn't matter, the cost is fixed. Susunod ay ang mixed cost. It is a cost that has both variable and fixed components. An example nito ay ang sweldo ng mga some salesmen, no? So, for many salesmen, yung sweldo nila ay naka two parts. Yung first is may sweldo sila na fixed. Ito yung basic salary nila. Ito na talaga. But may portion din sila na commission na kapag ganito ang nabenta mo, may percentage ka doon. So, pag lumampas ka doon, mas mataas yung percentage. So in that case, it's mixed kasi it has a fixed component or the salary. But may portion din na tumataas benta sa ilang nabenta. So, meron din siyang variable component. So, that's an example of a mixed cost. Susunod ay ang step cost or a cost that shifts upward or downward when activity changes by a certain interval. So, sa ganitong interval, ito yung cost. Tapos, ibang interval na naman ganito yung cost. For example, yan ay sweldo naming mga teacher, no? So, kahit na ilang estudyante, actually, ang labas pareho lang sa isang classroom kapag 10 estudyante, ang bayad ng Ateneo sa teacher, ganito. Kahit na 15 estudyante, ang sweldo ng teacher, pareho lang. Pag naging 20, pareho lang. Na so, in that sense, for that range, it's fixed. Pero, kunwari meron kang class limit of 40, hanggang 40 lang dapat ang estudyante, kunwari ganun. So, pag 35, pareho lang. Pag 40, pareho lang. Pero pagdating ng 41, bubukas na ibang section. So, in that particular case, mag-hire pa ng isa pang teacher, so ang gagastos ay tataas. So, from 0 to 40, ganito, then 41, tataas, tapos hanggang 80, pareho lang, pagdating ng 81, tataas ulit ang gastos sa teacher. So, it's a step cost, in the sense na para siyang step, no? So, flat muna, tapos tataas, tapos flat, tapos tataas. So, that's a step cost. Okay? So, yun, those are some of the most fundamental core classifications in cost accounting. You should be familiar with classification by type, direct material, direct labor overhead, and by behavior. Fixed, variable, mixed, and step. So hanggang dito na lang muna tayo. See you sa susunod na lesson.